Muli magsama-sama tayo sa diwa ng pasasalamat sa ating Panginoon Diyos sapagkat ang bawat oras at minuto natin ay laging nakasalalay ay at guided tayo ng ating Panginoon. Ang mga salita na nagbibigay sa atin ng kaaliwan at nagbibigay sa atin ng paalala kung paanong napakabuti ng ating Panginoon Diyos, ito ay may patungkol sa pagkakaisa, unity, kaya harmony. Ang tinatawag natin na family harmony, pagkakaisa ng pamilya. Pero ito ay malawak na usapin, lalong higit pagka pinag-usapan natin ang unity, ang pagkakaisa. Pero tingnan lang po natin yung mga pagkakataon na ito kung paano natin mas mapababaw lang pagkaunawa. Dahil ito ay hinango natin sa Lumang Tipan, sa mga awit 133 verse 1 na ganito ang sinasabi, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa't laging sama-sama ng magkakapatid. So wala pong tatalo sa mga mayroong panuntunan sa buhay na pagkakaisa, salitang pagkakaisa. At ito'y hinahalintulad natin sa isang walis o walis tingting kung inyo pong nalalaman o kung inyo po itong nare-recall ang walis tingting. Dito po sa Saudi Arabia, wala pong walis tingting. Ito, katulad dito sa Pilipinas, walis tingting ay ito ay isang stick lang, ito ay galing sa puno ng niyog. At itong isa na to, hindi makakawalis ito, hindi makakalinis. Pero pag pinagsama-sama mo ito, ay may mga epekto. Ito po yung tinatawag natin na pagkakaisa. So, sa pamilya, makikita natin kung paano umuunlad ang pamilya dahil sa salitang pagkakaisa. Hindi pa natin dyan sasamahan ng spiritual na pagkaunawa. So, ito pa lang po yung salitang pagkakaisa ay may epekto na ito. At bakit nagtatagumpay ang isang pamilya? Dahil nga, sabi nga dito sa binanggit natin, ay kahanga-hanga sa ating pangmasid. Ibig sabihin, may mga tao nakakakita na ang improvement o yung isang development ng isang pamilya, nagkakaroon nito ng magandang feedback para sa iba. Ibig lang sabihin nun, sa loob ng pamilya ay merong isang magic word. Ito nga po yung pagkakaisa o merong harmony ang bawat isa. Napakahalaga po niyan. At hindi lamang ito sa pamilya, maging sa trabaho, maging sa community natin. Pag nilakipan po natin ito ng pagkakaisa nung merong magandang harmonious, ay may pag-unlad ang lahat. So kaya dito ay sa pamilya ay inuulit ko po, ibalik natin sa pamilya, napakahalaga po nito. Kung merong hindi pagkakaintindihan sa bawat pamilya, ay kailangan po ay pag-usapan ng mas mabuti. Po, okay lang kung mga bata pa ang mga anak o wala pang sapat na kaisipan, wala pa sa mga sapat na isip, ay po pwede silang sumunod dun sa planuhin ng mga magulang. Pero along the way ay darating din sa magkakaroon ng isip at kanya-kanyang pamilya ang mga anak na ito. So dapat dito nagkakaroon na ngayon ng nagiging collective na ang mga suggestion upang ang lahat ay magkaroon ng isang mas magandang planuhin. At ito ngayon ang magdadala sa isang tagumpay na pamilya.
So, ibig lang sabihin, kung may suggest ang bawat isa, magulang, tatay, nanay, mga anak, na mas mabuti, hindi po natin binabanggit o tinotolerate na nalunghingit sa mga teleserye na binabanggit na ako ang tatay, ako ang masusunod, ako ang nanay, ako ang masusunod. Kailangan po collective po tayo. At dahil dyan, ay magkakaroon ito ng isang mas magandang resulta. So kaya nga napapansin ng bawat isa, napapansin ng nakapaligid sa atin kung bakit tayo nagtatagumpay. So kaya ngayon, hindi lamang sa loob ng pamilya, maging sa community natin, pag nagkaisa po tayo, lalong higit po ang global warming, paano natin ito lalabanan? So kung magkakaisa tayo na mayroong mga, actually may mga ordinansa naman patungkol lalong higit sa mga tamang pagtatapo ng basura. Kung magkakaisa po tayo at ang LGU ay mayroong mga programa na tamang tapunan ng basura, ay itong mga residente na ito, kailangan maging disiplinado po sila kung saan nila itatapon ang mga basura at kung kinakailangan po araw-araw ay kolektahin ang mga basura para ito ay hindi na makapinsala, lalong higit ang mga aso na nasa labas ng wala sa ating mga bakuran ay itinatapon po ang mga basura na ito. So ano nangyayari? Kumakalat lalo. So malaki po ang impluwensya ng LGU natin dito patungkol sa kalikasan natin. Simple lang po yun, basura lang po yun. How much more pa po kung ito ay may kaugnayan sa mga puno na ating itinatanim o yung puno na ating pinuputol na hindi naman dapat, lalo sa mga kabundukan. So, kung magkakaisa tayo, kaya nating labanan ang global warming. So, dito po sa Saudi Arabia ay natututo na rin po silang magtanim ng mga puno. Dahil po, ito po ang isang nagiging dahilan kung bakit isa pang mainit dito, walang nag-absorb sa mga disyerto, sa init ng mga buhangin dun sa disyerto ay wala pong nag-absorb. Actually, hindi pa sila aware dito sa mga plastic, yung mga pinaglagyan ng pagkain. So, magkalat, nakakalat pa rin po dun sa kung saan-saan, hindi po sila aware dito sa ganito bagay. So, ganun din, patungkol sa Diyos. At ito yung binabanggit sa mga awit na ito na napakaligaya at kahanghanga. Kung i-apply pa po natin ito sa ating pong spiritual na buhay, spiritual harmony, ay mayroon tayong maipagkakaloob sa Diyos na mas higit at tama. Dahil ang kapatiran nagkakaisa, hindi lamang ang ibang tao na sarado ang isipan na makakapansin sa iyo. Kung hindi, nagagalak ang Diyos, nagagalak ang anghel, dahil nagsasama-sama tayo na magkakapatid sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Mga kapatid at mga magulang, napakahalaga po ng salitang unity. At ito po ay hindi kaila sa atin kung bakit mayroong mga nagtatagumpay. Sa buhay po natin, napakahirap po na nag-iisa. Inuulit ko po, ang walis tingting na nag-iisa ay hindi makalilinis. Ang apoy na maliit at nag-iisa, pag ito po ay iniwalay mo sa karamihan ng apoy, ang nag-iisa na ito aandap-andap hanggang sa mawala ang kanyang ningas. Ang tao na nag-iisa sa buhay, pag ito ay iniwalay mo sa napakaraming nagpupuri sa Diyos, mawawalan ng saysay. Tulad ng mga last huling mga upload ko, ay ang tinatawag doon ay never walk alone. Huwag tayong lumakad
na nag-iisa. Lagi nating sambitin sa ating Panginoon Diyos, ikaw ang aking kanlungan, ikaw ang aking kailangan. Ang pamilya, kailangan po natin. Ang community, kailangan po natin. Lalong higit ang ating mga kapatiran patungkol sa panawagan ng ating Panginoon Diyos. Muli, umabati ako sa inyo ng isang magandang araw para sa lahat. At kung ito ay nakapagdulot sa iyo ng pagpapala, ishare mo sa iyong kaibigan, mga kamag-anak, upang sila ay magkaroon din ng mga idea patungkol sa pagkakaisa. Tulad ng binanggit, muli, napakalikaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama ng magkakapatid. Kapatid, ang diablo kailanman hindi magtatagumpay dahil tayo ay nagkakaisa sa larangan ng paglilingkod sa Panginoon. Pangalan ng Ama, ng Anak, Banal Espiritu Santo. Amen at Amen.